mga lods. Yan. Hashtag tuti lover ng binangonan. Yan. Yan. Mag-ingay po ang mga two-stroke. So, yan mga lods. Magandang umaga ulit. Yan. So, ngayon mga lodi. Yan. Ang topic natin ngayon, paano mag-overhaul ng Kawasaki HD3125. Yan. So, yan mga lodi. Ang araw ngayon is Monday. Yan. So, ayan yung mga tropa natin, mga lods. Oh. Yan, oh. Si Giancarlo. Si Giancarlo. Lauro Malupait. Yan. Yan. So, yan mga lods. Yan, oh. Yan yung mga pyesa natin bubuin, oh. Yan, oh. Nagiinit na yung mga tools. Parang gusto na magpabuo. Nagiinit. Yan. So yan mga lods, mabilis ang shoutout nga pala. Yan. Jonas Villapando. Yan. So yan mga lodi, maya maya tutuloy na natin yung ating video. Yan. So yung motor na to mga lods, pagawa lang to. Yan. Pagawa lang yung motor na yan. So ngayon, dinala sa akin yung motor na yan. Sobrang ingay. So ngayon, babahagi ko na lang sa inyo yung kaalaman ko. Yan. Paano mag-overhaul. So yan mga lodi, bago natutuloy yung ating video, paki-like, share, and subscribe mo na rin. Yan. So yan mga lods, ulitin ko ulit, ang topic natin ngayon, Kawasaki HD3125 or Brutus. Yan, same lang sila ng makina. Yan. Pero yung gagawin natin ngayon mga lods, itong motor na to, hindi pa siya modelo. Galing siya sa 19. So ngayon mga lodi, ang gagawin natin sa kanya, gagawin natin siyang modelo. Yan. Sasalpakan na natin siya ng mga year 2006, 2005, 2004 na parts. Yan. Gagawin na natin siyang modelo. Pero mga lods, ano na siya? CDI na. So yan mga lodi, tara, isaan na natin. So yan mga lods, baklaw. Pasok na natin yung ating ball bearing, yan. Head bearing, oh. Si Paolo. Yan mga lodi, oh. Pinapasok na natin yung ating head bearing. Ayan mga lodi, ayan o, ay pasok na natin siya, sunod na natin yung lock ng bearing sa sigunyan. Ayan. Day, saan punta pilip tayo? Lang. Sa punta. Pilip lang. Ayun. Pilip. So ayan mga lodi, sunod na natin yung apat na bolt. Ito ano. Tawa ng karambata. T-rings tsaka bala. Mura na lang yun. So yan mga lodi, ito na yung kailangan nating pamihit. Pagsira? Oo. Pagkano? 40 sa iyo. Pero pag ayon? Sa bagat. Ito na siya nga ito. Parang may nakatangang ito. So yan mga lodi, o. Ayan o. Kunin mo na kahit sila. 40 nga yun. So yan mga lods. Ayan mga lodi, sundan natin yung ating sigunyan. Ayan.
So yun mga lods, yung right side natin, yung may butas. Ayan o. Yung may butas. To. Ayan. Kaya mga lods, ito yung selector na tinatawag. Ayan o. Ito mga lods yung importante dyan. Ayan o mga lods o. Makapal pa. Ayan o. Makapal pa yung gap. Ayan o. Ayan mga lods. Ayan kasi yung nagpapaganda sa ano, cambio. So ayan mga lodi, a-assemble na natin. So ayan mga lodi, ito yung para sa clutch shafting. Ayan. Ayan. Yung kanyang bolt. Ayan. Malit na gear. So ayan mga lodi, sa clutch shafting, ang kailangan niyang gear kasunod dito. Maliit. Ayan. Kasunod naman mga lodi, yung maliit pa rin na gear. Ayan. Sa mga lods, ito tayo sa sprocket shafting, yan, sa main drive. Ayan o. Sa mga lods, pag modelo na yung transmission nyo, pag binilang nyo to, 35. So, pag nagpalit kayo ng modelong ganito lang, tapos hindi modelo yung kaasawa, hindi nyo may kakabit yung kaasawa nitong crankcase. So, yan mga lods, papasok na natin tong third gear, yan. Third gear to fourth gear yan, mga lods, yan. So ayan mga lodi, oh. Ayan na siya, pinapasok ko na. Ayan. So ayan mga lods, ganyan lang siya mag-set ng transmission. Ayan. So ayan. So mga lods, ito yung dulo ng tornilyo na lagay ng clutch shafting. Yung dulo din nito, yung may pilip mga lods, pagtatapatin nyo lang. Ayan. Ayan. So ayan mga lodi, okay na siya. Ayan. Kabit na natin. Kick shaft to eh. Noong kick shafting to. Ito yung tinatawag na kick shafting, oh. Ayan, oh. Ayan. So, ang pagkabit naman ito, mga lods, meron yung kantuhan, ito. Ito yung kanyang kantuhan, oh. Ayan, ayan. So, mga lods, ito. So, ayan, mga lods, ito yung kanyang kantuhan, oh. Ito, oh. Lapit mo daw. Ayan, oh. Ito yung kanyang kantuhan, mga lods. Ayan yung stopper ng kicker. Then, ito yung tumatama dyan, mga lodi, oh. Ito, oh. Ito. Yan. So pakabit niya mga lods, kantuhan sila. Pag kinabit mo na yan doon, pag kinabit mo na, gagano na yan sa loob. Tara, kabit na natin. So ayan na siya mga lods, oh. Pag sinipa, oh. So ayan mga lodi, kailangan iikutin nyo rin tong kanyang frame, inilagayan ng spring. Ayan. So, ito naman din yung kanyang lagayan ng spring mga lods. Ayan o. Ito. Ayan. So ayan mga lodi, unahin nyo muna dito sa baba. Ito, ayan. Diyan nyo muna unahin yung spring mga lods, papasok nyo siya dito. Hindi pa kamo eh. Di pa. Ah. Yan. So ayan mga lodi, ayan siya oh. Ayan. Kasi pag di nyo hinatak yung spring mga lods, pag sumipa kayo masyadong malambot. So kailangan medyo hahatakin nyo. Dumnos. And fly style.
Saya mga lods, naikabit na natin yung ating kick spring, sundan natin yung kanyang lock. Ayan. Ha? Pinakitaw ka mo doon sa may ano? Bakos mo muna. Sabi ka si Gabo. Saya mga lods, ayan o, nilagyan ko na siya ng pandikit. Ayan. So ayan mga lodi, yung pandikit na yan, huwag yung titipirin sa pandikit to. Kasi pag tinipid nyo ito mga lods sa pandikit, pag ito sumingaw, mawawalan na ang magandang minor yung motor nyo. Hindi na siya magmi-minor na maganda. Tsaka tatagas na yung mga langis. Yan, di baling ko mapal po kasi iipitin naman yan ng crankcase sa alsa naman yung pandikit. Yan. So ayan mga lodi, kakabit na natin siya, no? So mga lods, testingin natin kung okay yung kanyang kicker. Kung bumabalik ba siya ng maganda. Kaya mga lodi, okay siya. Oh. Then legs naman natin mga lods, yung lock ng kanyang ano, selector. Kasi pag di nyo nilagay yung lock na selector na to mga lods, ito ang mangyayari nyan, hindi nyo makukuha yung mga cambio kaya hindi nyo siya kinabit. So yan mga lodi, next naman natin yung kanyang spring. Yan. Sa selector gear. Kasi pag malambot na rin to mga lods. Katulad nito mga lodi. Oh. Ayan o. Oh. Papansin nyo wala na siyang arrow. So hindi na pwede to mga lods. Pag kumambyo kayo, mangyayari nyan. Krrrr, gumagano na yung transmission nyo. So yan mga lods, dapat ganito yan o. Oh. Yan, itong kanya, wala na. Bilog na. Sa katagalan na rin kasi yan yung mga ganyan. So yan mga lods. Then next nyo gagawin nyo mga lodi, titignan nyo kung gumagalaw ba na maganda yung ano, itong finger. Kasi pag hindi gumagalaw to, ang mangyayari nyo mga lods, hindi magsiselect na maganda yung transmission. Ayun, pumipitik siya. Oh. Sabihin, maganda pa. So yan mga lodi, ito yung kanyang
finger selector, ayan no. Safe spot. So ayan mga kawadi. So wala yung kanyang spring. So mamaya mga lods talaga natin ito ng spring. Sige lang. So ayan mga lods, testingin natin yung kanyang cambio. Ayan mga lodi oh. Ayan, naka-neutral siya mga lods. Primera natin. Ayan oh. Segunda. Tercera. Ayan mga lods. So ayan mga lods oh, kwarta oh. Neutral. So ayan mga lodi, okay na yung kanyang transmission. Ganun lang kadalis mag-set ng transmission mga lods. Ayan. Sana makuha nyo yung ating ano, video. Ayan, mapanood nyo na yung magawa nyo sa mga motor nyo. Ayan. So ayan mga lods, tutuloy natin yung video nito. Baka mamaya na rin hindi hapon. Ayan, kasi medyo kulang pa siya. Ayan, dito po kinakabit yan, yung pin na yan. So ayan mga lodi, naikabit ko na. So minsan mga lods, yung mga ganitong gear ng rotary valve, may mga tama na. So yung may tama na mga lods, babalik na rin nyo lang siya, nilipit nyo siya sa ilalim. Para hindi siya ganong umingay. Yung walang tama mga lods, ilipat nyo sa ibabaw. Ayan, pag naikabit nyo na yung gear na to mga lods, ihilahin nyo lang yung rotary valve pataas. Ayan. Yan mga lods, yan o, oh, yung rotary valve o. Oh. Susundan nyo lang yan mga lods, yan. So yan mga lodi o. Oh. Yan. So yan mga lodi, yan o. Oh. So yan mga lods, ayan o. Yung kanyang may guhit sa baba, tapos kailangan mga lods yung matitira sa ibabo, yung may malaki. Galing dito yung may malaki, hindi pwedeng pa ganito mga lods. Galing dito may maliit kasi hindi naaandar. So yung mga lods dapat ganyan. Galing sa baba may malaking sukat. Ayan. Then yung may malaking sukat na yung mga lods, ilalak nyo na yan dito. Ayan o, lapit mo yung camera law. So ganyan kasi siya mga lods. Intake, pagbaba ng piston, magsasarado, ihigop, bubuga ulit. Ayan. So ayan mga lodi. Ayan na siya. Kanyang rotary housing. Ito na yung rotary housing ng kanya dati. So mga lodi, ito pa yung isa. Ano ba pangalan nung nagtanong sa akin? Yung Gilbert. Gilbert, ano ba yun? Gilbert Cruz yata yun. Yan. So ayan, Gilbert Cruz. Ito yung kanyang rotary housing. So ipapakita ko sa'yo kung bakit singaw or hayo unang humigop ng rotary valve mo. Yan. Dahil yun dito mga lods. Oh. Ayan o oh, yung mga guhit na yan. So pag lumapat kasi yung rotary valve yan, ang mangyayari, pag hinipan mo na mga lods, pag hinipan mo na siyang ganun, singaw na. Wala na siyang pigil ng hangin. Yan. Dahil yun dito, kaya dahil minsan naman mga lods, sobrang nasa nipis. Yan o. Yan. So ito yung ipapalit natin. Dapat ganyan pa siya. Yan o. So dito naman din mga lods, nangyayari yung sobrang usok ng makina.
kumakain ng langis, nagbabawas ng langis. So ito lang yung mga dapat nyong palitan. Itong o-ring na to, tsaka dito. Oil seal, o-ring, yan. So yan mga lodi, kakabit na natin to. So mga lods, ingat na lang tayo, lagyan natin to ng pandikit. Pampanigurado lang para hindi tayo mag back jab. Ayan mga lodi, oh. So may guide naman niya mga lods, ayan yung dalawa. Ito rin yung guide niyan, dalawa. So yan mga lods, okay na siya, naikabit ko na. Next naman natin yung kanyang mga tornilyo. Side stand yan. Ang tama, may side stand ako dyan. Oh. Nagsilang. Ayan. Lowered yung kanya. Ayan, mababa yan. Ay, yung pan-lowered. Meron yata. So, ayan mga lads. So, gumagano na yung kanyang rotary valve. So, medyo ihipan ko mga lads. Titingnan natin kung singaw. So, ayan mga lads. Medyo okay pa. Hindi pa gaano singaw yung hangin. So, ayan mga lodi, okay na yung ating binubuong makina. Ayan. Kamaya tutuloy natin siya ulit. Everybody happy.